So, ngayon na nga ang araw na i-reveal natin to. Ito yung female. Kita nyo? Ang ganito. Ito nag-molt na rin to. Hindi ko lang kayo na-update mga lods, pero ito kakain lang na ito kagabi dahil nga i-reveal ko. Ayun, ang ganda. Ayun yung female natin. I-reveal natin siya ngayon. Tapos, ito yung male. Ito, bago natin pakainin. Bago pakainin tuloy. Bago natin i-reuse, pakainin muna natin to mga lods. Kasi simula nung nag-molt to, isang beses ko pa lang ito pinapakain. Dahil nga, sobra ko itong dinadiet para hindi siya mauna mag-mature sa female. So, pakainin muna natin. So, ayan. Natin kung kakain to. Ayun, kumain. Gutom na gutom. Sayang lang din natin gano'ng nakita. Ayun yung pinag-moltan niya, oh. Napakaganda, di ba? Dati masyado nakita yung takedown. Pailalim siya, eh. Tara, reuse na natin to. Ito yung ang lalaman nito. Ito yung enclosure na gagamitin natin. Ganda ng pagkakasetup, oh. Shoutout nga pala sa'yo, Erickson Feliciano. Ayan. Ng Vitasec. Ganda ng pagkakasetup mo kahit kailan talaga. Ito. Yan. Kita nyo nang alagay. 23 pieces na locks. So, ito. Acrylic enclosure to. Yan. 23 pieces na lock also. Ganda. Pero pagka binili nyo ito sa Shopee ng Vitasec, hindi ganito yung kakapak sa kanya, no? Kasi ito, yan, ganito lang to. Nag-meet up lang kami nito ni Sir Erickson Feliciano, yung may-ari ng Vitasec. Tapos yun, ganito yung sa akin ito binigay, nag-meet up lang kami. Pero pag binili nyo ito sa Shopee, syempre, ganito rin kaganda yung pagkakapak. Pero mas may dagdag na protekta kasi syempre, isi-ship ba yan sa inyo? Acrylic enclosure to. Talagang asahan nyo pag si Sir Erickson Feliciano ng Vitasec, maayos yung pagkapak na ito. Ito naman, oh, papansin nyo kahit meet up kami mismo, talagang sobrang niyang sinigurado niyang secure yung product para hindi magaskasan kasi acrylic enclosure to. Upsan lang natin. So ngayon guys, i-assemble natin yung acrylic enclosure. Ito, i-assemble to. Ito tuturo ko sa inyo. Madali lang to. Ito yung nasa likod. Ito yung nasa back. So unahin nyo lang yan mga lods. Tapos ito yung sa ilalim, pinakailalim nung enclosure. Yan. Ganyan lang. Tapos ito yung sa ibabaw. Ito yung sa top. Importante ito, nandito to. Kasi yan yung magiging hook nung pinaka pintuan nung enclosure. Or dyan din i-hook yung pinakalak ng enclosure. So, ganyan lang. Unahin nyo lang yung mga yan. Ito. Dito yan. Sa ilalim. Tapos, ito yung pinakapintuan niya. Papansin nyo, meron yan siyang maliit dyan na ano, may uka. Talagang sinadyayan ganyan para sa lakyan. Ay, mag-focus. Ayan. Saan nyo ngayon, ikakabit tong left side mo na. Ayan. Tapos, bago nyo ilagay sa kabilang side, pasok nyo na muna to. Kasi mas mahirapan kayo kapag hindi nyo ito nilagay. So, kung mapapansin nyo, may butas dito. Ayan. Ayan, ganyan lang yan. Saan nyo ngayon ilalagay itong huling side, yung sa right side? Ganyan na magiging tsura niya. Tapos, syempre,
So, lilaklan natin. Ganyan lang. Tapos, idinan nyo lang yan. Ito. Ito, kung papansin nyo. Yan kasi bubukas yung enclosure natin. Yan. So, dyan. Payo ko sa inyong mga lods. Huwag nyong sisikipan yung pagkakalak. Kasi hindi nyo na mabubuksan yan. Dahil once na yan. Ito, itong mga nilagay ko na to. Once na nilagay nyo na yan, mahirap na tanggalin. Ito, meron na akong nagawa kanina eh. Ayan o. Ano nga sabi nyo? Ang ganda, diba? Ilalak ko lang ito mga lods. Tapos rehouse na natin yung gumba. So ngayon, mag-ready tayo ng park park. Tapos ito gagamitin nating pinaka, hindi lang design ng enclosure, syempre magiging heights din to nung tarantula, pati magiging anchor points nung mga webbing nya, plus etong fake plants dagdag natin, no? So ito lalagay lang natin ito rito, tapos glue gun, tas okay na yan. Tara, at okay na yung mga cork bark natin na pan design, pati magiging hides na rin nila, pati anchor points ng webbing. So, mapapansin nyo, no, ito yung kaninang pinakita ko sa enclosure. Hindi ko sila balak na i-glue gun sa loob ng acrylic kasi may sira yung ganda ng acrylic eh. Glue gun ko yung mga fake plants lang yan. Yan, no, pati to. Yan. Itong ganda na itong cork bark na to. Yung mga crevices dito. Pati yung mga crack. Magiging bahay ng springtails yan. Siyempre, pati ng tarantula natin. Ito naman, hindi ko na ito glinugan. Pinaasok ko na lang yan dyan. Okay. Lagyan na muna natin yung enclosure ng mga substrate. Kung mapapansin yung mga lods, itong substrate natin, hindi yan siya ganun kabasa. Hindi siya ganun kamoist. Pero may tamang humidity yan. Kasi importante na dry lang yung substrate na gagamitin nyo sa Caribbean na versicolor. Huwag na huwag nyong gagawing dump yung substrate, kundi mamamatay yan yung versicolor nyo. Yun lang yung pinaka-secret dun. So, natutunan ko lang ulit yun kay Sir Luis, no? Sir Luis, shoutout sa'yo ulit. So, sali na natin ito. Lagyan na natin. Sakto siya mga lods. Ito namang isa. Ayan. Takong sakto rin, di ba? Ayan mga lods. Nilagyan lang din natin ito ng water dish. Ano masabi yung kanta, di ba? Ito namang isa. So, nilagyan lang din natin ito ng water dish. Kulang na ito. Wait lang, may lalagay pa tayo. Lagyan natin ang ito, itong moss. Hindi to tunay, ha? Fake moss lang to. Ayan o, ano masabi niyo mga lods? Okay na to. Lipatan natin dito yung pair natin na Caribbean versicolor. Ayan, may water dish na. Oks na oks na sila dyan. Okay, unahin na natin itong female sa paglipat. Ganda o, pagmasdan na natin to kasi once na nalipat to. Tira na lang itong magpapakita. Lagi na itong natago sa webbings niya. Pero na lang kapag gutom. Iwas na natin ito. Oy.
Mabalik talaga siya rin sa bahay niya. May bago ka ng bahay. Ay, huwag dyan. Huwag ka dyan. Mail naman lipat natin. Itong mail kasalukuyang kumakain pa. Subo-subo pang ipis eh. Pero okay lang yan. Tignan natin to. May pako ka na rin bahay. Abo, may subong ipis. Tignan natin to. Ayan. So, ayun na yung pag-rehaus natin. Ang ganda, di ba? Yan lang yan. So, ang kulang natin dito, tubig na lang. Bigyan lang natin ng tubig. Yan, tapos na yan. Ito yung P-mail oh, sa ibabaw. Ito namang mail. Ayun, ang ganda nila rito. Kitang-kita. Ano masabi niyo mga lads? Ang ganda, no? So, sa mga interested no, enclosure na to, no? Meron akong link dyan sa baba. Ito yan, no? Ito yung By The Sex. Siyempre, per-link na rin ng Facebook page nila, no? Tapos, meron silang account sa Shopee. So, ito kilalang kilala nyo naman na to. Alam na to pagdating sa abi natin itong By The Sex. And subok na to. Napakaganda ng mga products nila. Hindi lang enclosure. Itong enclosure na to bagong labas na ni Sir Erickson Feliciano eh. Meron din siyang terrestrial. Meron din siyang arboreal. Tapos, kung bakit ito yung napili ko para rito sa mga Caribena versicolor. Kasi nga, yung Caribena versicolor, diba, talagang mahirap sila lagaan. Pero ang pinasikreto lang, proper ventilation. So, makikita nyo rito sa enclosure na to, meron siyang front ventilation sa left side, sa right side, sa back, tapos pati sa top ventilation. So, maganda yung airflow. Itong enclosure na to, bagay na bagay to sa mga Salmopius Erminia, mga Salmopius Cambridgei, Salmopius Redoncus, pati rito sa Caribena versicolor, pati sa mga Avicularia species no, na iba pa. And talagang ang pinasikreto lang yun, yung ventilation. Tapos, pati yung substrate nyo, huwag nyong gagawing dump. Gawin nyong dry lang. Kung makita nyo, may water dish tayo rito. Yung water dish na yun, yung tubig doon, yun na yung magiging sapat para maging humidity nila. At importante, lagi sila may access sa tubig. So, yun lang mga lods. Maraming salamat sa panonood. No, comment, like, share, subscribe kayo sa channel natin. Tapos, meron tayong Facebook page. Share nyo na rin yung Facebook page natin. Palike na rin po. And, maraming salamat sa panonood. Muli, this is Living Things TV. Goodbye.